Hello guys, welcome back to the channel. And for today's video, we are here at the barracks of one of Davao's popular fish keeper, groomer, hobbyist, none other than Payat Hernandez. Nahilig akong mag-isda yung sa anak ko. Nag-school siya ng kinder. Tapos sa labas ng school, may nagbibinta doon ng mga isda. Bumili siya. Pag-uwis bahay, nilagay lang namin doon sa garapon. Inabukasan, patay. So, umiyak yung anak ko. Ayun. Bili na naman. Pagka kinabukasan, bumili na naman siya. Ayun, ginawan ko na siya ng tangke. Binilhan ko na ng filter. Tapos, dito ko yun sinit up. Ayun. Naging happy yung anak ko pag tingin niya, hindi namatay yung isda. Tapos, kinabukasan na naman, pumunta na ako doon. Tiningnan ko doon yung nagbibinta ng isda. Tapos, malapit lang pala doon sa school yung bahay, breeder ng nagbibinta. Tingin ako doon. Pagtingin ko doon, nakita ko yung gaganda pala ng flower horn. Dati ha, wala pa masyadong cook yung mga flower horn dati, parang mga tilapia pa. Pero may mga tinatawag na yung mga karakter sa katawan, yun, kung sa Chinese daw, pang pabuinas. So, nag-alaga ako ng isa. Ako yung nainganyo. Doon, pag-alaga ko ng isa, mga after a week, nagpagawa na naman ako ng tangke, tapos nagbili na ako ng isda hanggang dumami na yung tangke ko at saka yung isda. Dito pa rin yan? Oh, dito pa rin. Ito pa rin yung barracks ko. Tapos, so, nagbibreed na ako. Yun, nagbibreed. Ayun na, naging tuloy-tuloy na. Guys, pasyal tayo sa barracks ko. Ito yung barracks ko, guys. Yan sila. Ito yung mga ginugroom ko, mga flower herd. Siguro nasa mga dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mga 50 pieces ata to, kasama doon sa likod, sa outdoor. Dito, ito yung grooming area ko, dito, sa loob, in, ito lahat. So, size sa mga tangke yan? Size sa tangke, 18 inches, 48 inches, tapos 18 inches. Kwanto? Naka-divider to. Kasi ito yung standard ng tangke sa show. 18 by 18 by 24. Katulad ito, 18 by 24. Ito, hinati ko lang. Nilagyan ni Bider para isang filter lang sila. Target ba the same size? Para sa akin, oh, mas maganda same size talaga dun sa tank ng show yung gagamitin mo para yung isda mo pagbiyahe. At kapag dating doon, hindi basta-basta may stress ba? Hindi manibago. In other words, kung ano yung set up doon sa show, ang water, ang size, lahat, gayahin mo. Ginagaya ko yan. Yung size nila. So, ang filter mo dito? Filter ko dito, DIY. Katulad dito, airlip. Airlip to. Some filter to siya, nasa side. Airlip to siya, hangin lang yung nagdadala niyan, walang motor. Yung motor niyan, may motor, pero hangin lang nandun. Hindi yung motor na fan ba? Powerhead. Airlip lang to. Ito yung return niya. Walang linis-linis yan. Yung sump ko, mga siguro, mga 7 months na yan, walang linis. Pero hindi ko nililinisan kasi healthy naman yung isda ko. Tapos yung out ng tubig, malinis. Kaya hindi ko na nire-reset yung sump ko. Kasi stable na yung good bacteria dyan sa sump filter niya. Tapos itong sa baba, kung gusto nyong gayahin to, mas maganda din to, ganito, biofoam. Tapos may mineral water ka, lagyan mo ng K1. DIY to, ganyan yung gawin mo, mas okay rin to. Ganitong setup sa biofoam. Kung magamit ka ng K1.
para sa good bacteria at din yan. Ang nagustuhan ko sa flowhorn, kasi ito, parang nakakawala ng stress ba? Kasi ganda ng kulay. Tapos pag ginaganaganon mo sa kamay mo, oh, yun, sumusunod. Ayan o. Oh. Oh, sumusunod sila. Sarap mag-alaga nito tapos magkape. Tingin-tingin ka sa kanila. Ayan. Maganda. Sa kahit saan lugar, pinupuntahan namin. Yung team namin dati, yung Team Alpha. Team Alpha Flowhorn. Lagi kaming nananalo doon sa Bisin Team, Supporting Team, Bisin Show. Lagi kaming nananalo. Dominante kami dati. Yung team namin na Team Alpha. Groomer na lang. Groomer. Tapos may mga team din. Mga trupa ko din. May kabilang team naman dito. Pero groomer talaga ako, focus. Sa ngayon. Sa akin, Kampa at saka KZZ. Ang gusto mo? Oo. Oh, yun yung mga trip kong i-groom. Challenge i-groom yung mga Kampa. Sa Kampa, dati pa, mahirap uluhin to eh. Yung Kampa. Ngayon, mahirap pa rin. Kaya, na-challenge ka pag mag-groom ka ba? Pag napaganda mo sila, tapos na nananalo sa show, tulad nung may nabili kami isa ng busing ko pinagroom sa akin. Versale, doon yung sa Pilcres, nag-champion agad. Tapos sinali namin sa online, ayun, nag-bishop show siya. Nanalo siya sa online, bishop show. Size ng isda, mas maganda yung maliit. Siguro mga pre-jubi, mas maganda, mga katulad dito, ganito ka laki, pre-jubi to. Mas maganda yan, i-groom, ganyan. Makikita para na ba ang potential? Oh, makikita na ito. Ganitong size, makikita mo na. Mas maganda kasi i-groom pag ganito, tapos napaganda mo. Katulad dito, ito, dumating sa amin, ganito, pry pa lang. Grooming challenge to, tingnan mo ngayon. Ganda. Tutun, no? Oh, tutun. Yan. Medyo so, kompleto drop siya, kompleto. Oh, medyo drop siya ngayon kasi nagwa water change ako kanina. So ito yan, kompleto. Oh, kompleto yan. The ulo, plum. Plums, color. Pearl. Kampa yan ah. Yan yung kampa. Yung mga kampa, walang flower talaga dito sa ulo. Yan sila. Tapos ito, ZZ naman to, ZZ. Ito yung ZZ. Yung challenge ito. Maliit din ito pagdating namin. Pagdating sa akin. Yan siya. Malapit ang final ito. Pero saan ang mirror? Pang-aggressive to sa alaga natin flowhorn. Para lalabas din yung kulay nila ba? Pag natapang sila, lalabas talaga kulay. Aggressive. Lalabas ang potential nila. Every 30 minutes lang or 20 minutes lang nilalagay tapos sinatanggal ko yan. Ah, hindi parate. Oh, hindi para. Araw-araw pero every 30 minutes, 20 minutes lang. Huwag mo lang ibabad. Paano yung iba nakatubliron? Kinukuha yung tubliron. Kasi once pag nagbabad ka, may factor na masisira yung bibig. Madideform kasi sa sobrang aggressive niya, gumaganon siya sa mirror. Oh, dito, madideform yung bibig niya. Wala na. Sayang. Dito, ano to dito? Ah, ito breed ko to. Ito yung breed ko. Medyo drop cook din to. Reborn Kampa to eh. Totoon din to. Yan, si-ship na yan. Manila. At saka ito, growth challenge din to. Growth challenge ni? Nag-drop cook. Yung grooming ko dito, ah, wala akong heater. Araw-araw lang talaga ako nagwa-water change 20%. Tapos yung size ng mga tank ko nasa 100 gallons ata to. Ito, dito sa taas tapos naka-division to sila. Para sinasanay ko yung size ng tanki na ginugroom ko, same size dun sa tanki ng show. Para pagdating ng isda doon, yun pa rin kung kinuha mo siya dito na ganyan yung itsura. Pagdating doon sa show, ganun pa rin. Hindi basta-basta mag-stress ba? Manibago. Oo, hindi basta-basta manibago doon sa lalagyan ng tanke niya. Training na lang ba? Training. Kung sa barracks palang dani mo, i-train na ni mo yung flowhorn kung nag-appeal kag show,
I-train na rin mo na, Andre. Sa balay palang daan. Wala, ako, wala ko nag-heater. Kaya kung sa akong experience dati, nag-heater ko, medyo yung isda ko pagdating sa show, wala. Drop. Tagal makarecover. Kasi mainit sa balay. Mainit. Ibang temperature na naman doon sa show. Kaya, nag-stop ako ng heater. Sinanay ko sila na walang heater sa grooming. Para pagdating ko doon, yun pa rin yung isda. Pero naging effective naman kasi lahat ng pinupuntahan kong mga malalayo pang lugar, nananalo naman yung mga isda namin, nag-champion, nag-bibisensyo. Hindi basta-basta may stress ba? Sanay na sila. So sa pagkain, pare? Yung sa pagkain. Kanya-kanya talaga sikreto yung mga groomers. Tulad ko, groomers din ako, may sikreto din ako sa pagkain ng mga alaga ko. Kanya-kanya yan eh. Pero pinaka number one na sikreto ko dito, gumagamit talaga ako ng probiotics. Ang probiotics, maganda gamitin dito sa isda para yung isda natin, lalo na pag makakain niya ng mga insekto, kung nakaprobiotics yung isda mo, gumagamit ka. Hindi basta-basta tatabla ng sakit. Tapos, yung quality ng tubig, maganda rin pag naka-probiotics ka. Maganda yung quality ng tubig mo kahit wala kang heater. May product po ako. Try nyo din ito. Nasa Shopee ito eh. Dami lang gumagamit ito. Bioplac. Extreme Pellets at saka Bioplac Probiotics Enhancer to. Mas magandang combination to. Yung pellets, isuwak mo lang dito bago ipakain sa isda natin na flower. Sa akin, araw-araw ko ito ginagamit. 3 times a day? Oo. 3 times a day? Oo, 3 times a day ito. Nakababad. Pwede din to guys ha, sa lahat ng itong probiotics ko na Bioplac, pwede to sa lahat ng isda, ornamentalis, gapi, goldfish, beta, flowerhorn, arowana. Diretso po, diretso lang. Diretso po sa tubig, pwede to ilagay mo sa tubig. At saka dito sa pellets. Pwede mo na to ilagay, magsuwak kayo. Mas maganda mag-room din guys. Katulad ko, indoor to, hindi natatamaan ng araw. Ginagamit ko ito, yung mataas yung lumens ng isda, yung mataas ang lumens ng ilaw, tulad dito. Yung nabubuhay yung plants ba kahit nasa loob. Kasi may nagbibigay din ito ng ano, yung tawag dito. Parang photosynthesis, parang yung galing sa sun na makukuha ng isda. Ray, oh, oh. May makukuha din sila ito. Ito sila pag nakailaw ka. Parang tanning light. Mas maganda talaga mag-room ng isda. May ilaw, lalo na pag indoor. Kung sa gawas, pwede ba? Yung sa labas, pwede din maglagay. Pero kung naarawan naman, pwede na hindi. Pero kung gusto mong magtingin pagkagabi, pwede mo rin lagyan ng ilaw para iwan mo lang pag gusto mo tingnan paggabi yung alaga mo dun sa labas. Sa outdoor sitlap mo. Guys, kung interesado kayo sa flowerhorn ko, medyo mahal din talaga yung price ng flowerhorn namin kasi puro quality yung ina-out namin, puro show grade yung mga ina-out. Kung gusto nyo lang, kung naghahanap kayo ng mga show grade, medyo mataas talaga presyo ng flowerhorn ko. May mga pride din na medyo mura-mura din, mga selection namin. Pwede rin kayong magpunta dito sa Baras ko, kayo magpili. Or sa Facebook, PM nyo lang ako, Payat Aquino Hernandez sa profile ko sa Facebook. Tapos may page din ako, Payat Aquatics. Yan, PM na nyo lang ako dun. Please subscribe Pins and Tails. So guys, hopefully you learned something from our video today. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you to Payat for sharing his flower horn grooming secrets. So, see you on the next video, guys.